Good day guys, welcome to my YouTube channel. So mag-update lang tayo ng tugas natin, yung dinifoliate natin na medyo maraming mga itim-itim, no? So this will be the second week. So nagsisilabasan na yung mga dahon niya. Yan. So mamaya lipat natin sa kabila yung camera. So yung pag-upload ko kasi noon is nasa last week lang siguro, no? Pero stuck video po yun. And kaya naka-upload ako noon kasi naka-connect tayo sa wifi. So hindi talaga ako updated mag-upload. Ini-stack ko lang yung mga video dito sa aking cellphone. So lipat na natin yung camera sa likod. So ito na siya guys, no? Nagsisilabasan na ulit yung mga dahon niya. Yan. Yung mga dahon niya. So hopefully bumalik na yung mga tubo niya, no? Na hindi masyadong nag-iitim-itim yung mga dahon. So kahit yung dahon niya is wala na masyadong mga itim-itim, pero yung kanyang mga branch niya, yan, meron pa ring dark, no, or medyo maitim na maitim na branch, no. Saka meron ding mga dahon na medyo nag-iitim-itim pa rin, yan. So yung next gagawin ko dito, kung medyo hindi pa rin tumalab yung ating procedure, yung gagawin natin is iriripat natin siya, dahil meron akong isang tugas na nagkaroon din ng ganitong problema, no. Halos hindi siya makapagdahon dahil sa pag-iitim-itim ng kanyang mga sanga at mga dahon, no. Medyo hindi siya makapag pakapanan dahon dahil naglalagas at umiitim-itim yung mga dahon niya. So yung ginawa ko is niripat ko siya, and maganda na yung tubo niya, no. So kung hindi pa rin babalik yung tubo niya na green at wala masyadong mga itim-itim sa kanyang mga dahon, and yung gagawin natin is repotting na lang, no. So pupuntahan natin maya yung tugas na naka-recover sa pag-iitim-itim ng mga dahon niya. Yan. Hindi lang masyadong klaro yan. So pupuntahan natin yun guys, no, yung tugas nating isa. Actually, meron pa siyang itim-itim dito. May kita nyo. Yan. Medyo hindi pa siya fully recovered. Pero observe lang natin siya. Kung di talaga bumalik yung tubo niya, repotting na lang siguro. Puntahan natin yung isang tugas guys, no. So mula dito, yung ating tugas na yan, kasama niya yung ating Argao Taiwan, yan. Hindi pa siya buo. Meron din ako dito mga bonsai. Bago tayo pumunta doon guys, no, kasi nandun yung isang tugas. So bago tayo pumunta doon, dito muna tayo. Yan. This is a Fukinti bonsai, no. So nagawa ko to 4 years ago. 4 years ng in training, no. Mula nung materialis siya hanggang nabuo siya, 4 years ng edad niya. Yan. Chinese holy. So yung Chinese holy na to is binigay sa akin ni ng bonsai club president ng Mati City, no. Yan, Chinese holy yan. Yan is hindi pinalad na kamuning na dwarf, no. So doon na lang tayo. Nagsisitumbahan na po yung mga tugas. Yan. Balik lang natin. Natutumba pa rin. Kasi medyo malakas yung ulan dito sa amin. And yung mga cuttings ko na overgrown, natutumba na dahil sa bigat ng ulan. Yan. Patayuin lang natin guys. Yan. Yan yung mga tugas. Yan. Dalawang puno yan. And meron tayong hibiscus dito. Soon siguro magkakatmak na tayo dyan. Then meron din tayong rock grown na tugas. Winworkshop ko siya nung nakaraan pero hindi ko na na-video, no, dahil maulan and di ako makalabas ng bahay, kaya doon ako sa loob ng bahay nag-workshop. And mahirap din mag-workshop sa mag-video sa loob ng bahay dahil nag-frame drops po yung phone natin, kaya di ko na siguro siya sinali. Sa next wiring na lang siguro. I-explain ko lahat ng mga sangang yan. Yeah.
And also guys, meron din tayong fused na tiger bark or banyan. Yan po. Purong cuttings po yan. And inisa ko sila, finius ko. Kaya hindi ko na muna pinuputol yung dulo para mag-fuse yung mga separated cuttings na yan. So dito tayo sa tugas na sinabi ko sa inyo na nag-iitim-itim noon, medyo mahirap magpakapal, eh naglalagas. So meron akong video nito noon ng tugas na to, kung saan eh ang nipis, manipis talaga yung dahon niya, mahirap siyang magpadahon dahil sa pangingitim-itim, no? Pero dinelete ko yung video na yun dahil meron tayong copyright copyright music, and nagpapasa din ako doon ng monetization application for monetization, kaya dinelete ko yung video na video kung kasaan eh kasama to para ma-approve agad tayo sa monetization. So sorry talaga guys, no. Sa mga nakakapanood na ito na yung kanyang update, no. Yan. So malayong malayo doon sa una nating kasi nakatanim to noon sa ice cream, no, plastic ng ice cream. Meron tayong video kung saan natin niripat siya. Napakanipis talaga ng mga dahon niya and mahirap talaga siya magpadahon. So malayong malayo talaga sa tubo niya ngayon, no. So makikita niyo 'yan. Sobrang taba ng tubo niya. Actually itong sangang to, ito, sobrang tagal na nito, yung banda dito. Yan, yung banda diyan. Hindi talaga nagkakaroon ng development. But nung tinanim na natin siya or niripat natin siya, makikita nyo na dumiretso na yung tubo niya. Meron na siyang mga 4 inches na or 3 inches na tubo, no. Yan. So malaki talaga yung pagkakaiba. Kaya kung hindi talaga pinalad yung or hindi talaga bumalik yung tubo ng ating tugas, no, is yung gagawin natin, magre-ripat tayo katulad nito kasi nga nakikita natin na nakapag-recover yung ating puno. So yan. Sa gusto pa lang manood ng repatting video nito, is lalagay ko na lang yung link sa description, no, para mas madali nyo makita yung video. Yan. So yung ginamit ko nga pala dito ng medium is yung fine pebbles, no. Kung wala kayong fine pebbles, you can use also a pumice, no. Halo nyo lang sa river sand, and take note po, pag dito sa may bandang ilalim ng bonsai pot nyo, dapat medyo malalaking pebbles para hindi masyadong or hindi siya madaling mag-clog, no, yung ating drainage, no. So mas maganda dapat dito sa may bandang ibaba is ilagay nyo yung medyo malalaking mga bato, or hindi masyadong malalaki, mga ganito kalaki siguro, or basta medyo malaki-laki pa dito sa may ibabaw ng inyong medium, no. So yan na siya guys, no. Yan. Actually binebenta ko to for 5k, kayo na lang magtuloy. Yung mode po ng ating selling is pick up lang talaga kasi wala tayong courier na tumatanggap ng live plants, no. Kasi mahirap din, baka masira kung ipapaship natin. So pick up lang, nasa Davao Oriental po ako. Sa mga malalapit dyan, you can contact me on my Facebook account. Ilalagay ko dito yung Facebook account ko, dito banda. So contact nyo lang po ako. Yan. So balik tayo doon sa ating puno, yung ating tugas. Iwan muna natin do. So guys, ito nga pala yung kanina, no. Siguro this summer magre-ripat na lang tayo kahit hindi umitim yung dahon niya, kasi nga medyo matagal na siyang nandito sa pasong to, mula materialis pa siya hanggang naging malapit na siyang mabuo, no. So kahit hindi mag-iitim-itim yung dahon niya, kahit maganda pa rin tubo ng dahon niya, is magre-ripat pa rin tayo para matrim natin yung kanyang mga ugat to, kasi medyo crowded na siguro to dahil nasa mati pa kasi ako nito, no. Nag-aaral pa ako sa mati. Nasa 4 years na ata o 3 years na nung tinanim ko yung punong to. Nasa 4 years na siguro. Yan, 4 years na. So medyo matagal-tagal na, and expected na crowded na talaga yung ugat niya. So magliripat tayo this summer. Yan. So yan lang po sa video ngayong araw, and God bless po sa inyong lahat. Thank you.